Kapinoy, magandang morning, magandang morning. Today is Wednesday, November 10. 10 ba ngayon? Wala na, di ko na alam ang araw, ang petsa. Tayo ngayon, ang oras natin ay alas 6:30 na. At steaming. At ang kapal ng steam niya, mga Kapinoy, sa pagkakataon ito, dalawa ang nilalabasan niya. Ayan oh, dapit natin oh. At napakatahimik ng lawa. Ayan. Tingnan nga natin ang pininti ang malaki. Ayan. At sana'y makapagpalipad tayo ng maigis-igis. Maayos-ayos mga kababayan. Ayan. Okay, nilalabas na ng mga kababayan, Yan muna. Ang ating kuha ngayon, antabay lang guys mga iba pa. Mga Kapinoy, dito sa vantage point, napakataas na lugar nito, para makuna natin ang main crater ng Taal. Ikot muna natin mga Kapinoy ang ating ang lawa ng Taal ay napaka kalmado. Tingnan natin ang pag-usok, kung may usok ba ang Volcan Taal o ang main crater. Ayan. Ngayon ay mag-aalas 7:40 na ng umaga. Tingnan natin mga Kapinoy, Ayan. Hinan natin kung may usok ba. Ayan na mga Kapinoy. Buong crater lake umuusok. Ayan. Kita nyo, Usok na usok, mga Kapinoy. Yan. Dumadaloy sa dalisdis ng summit ang makapal na usok. Yan po ay puti. Hindi lang na kakapenetrate ang araw, kaya nagmimistulang gray or itim. Mga Kapinoy, ayan. Yung summit, i-reduce natin ang ating kuha. Ayan. Ayan na siya mga kababayan. Kahapon ang tindi mga Kapinoy. Kahapon ang activity ni Volcan Taal, napakataas ng kanyang volcanic earthquakes and volcanic tremors. Grabe. Mahigit 100 ang na-monitor nila. At ang isoto ata kahapon, mga kababayan, ay nasa 5 digits ba yun? 11,000? Mga kababayan, grabe, Ayan po, muli na naman pong concentrate ang usok niya, mga kababayan, Dali ka na. Hingin na natin.
ang iba pang kukuha natin. Ito naman ang aerial shots ko, mga kapinoy, mga kababayan, dito po sa Baywalk ng Barangay Bugaan East, Laurel, Batangas. Ito po ay pasado mag-aalas 7 na. Dito po kitang-kita ang pagbuga ng steam ng usok ng Bulkang Taal, mga kababayan, sa lugar na ito. At medyo madilim po ang kuha kasi contrast, ano, against the sunlight po tayo. Kaya ang nakikita lang natin ay yung refleksyon ng araw at yung mismong araw, mga kababayan. Napakatahimik ng lawa, walang gaanong alon. Ayan, pinapaling ko, pakanan ang pinapan ko, sabi nga, pakanan ang ating drone upang makakuha ng medyo magandang angulo. At makita nyo pa ang ibang detalye ng Volcano Island, mga kababayan at mga kapinoy. Ito po, at tingnan natin sa ngayong araw, mga kababayan, November 10, ay nakapagtala ang P-Box. Nakapag-record sila ng marami-raming mga volcanic activity ng Taal, mga kapinoy. At maya-maya, babasahin ko sa inyo ang nakuha kong data na inilabas ng Taal Volcano Network sa kanilang website na DOST P-Box, mga kababayan at mga kapinoy. Tara na po, tayo nang maglakbay sa Volcano Island sa araw na ito, mga kababayan. Ayan po, nakalap nating ano, dito ko pinadaan sa southwest or sa likod ng summit ng Bulkang Taal, na ang summit na ito, kung di ako nagkakamali, ang sukat nila dito ay 311 meters, mga kababayan, mga kapinoy, ano. Ayan po siya, talaga namang buong crater lake ay umuusok. Halos kapantay na ng ating drone yung steaming niya, mga kababayan at kapinoy, ano. Ayan, oh. Kita niyo po. Ang P-Box nga pala ay nakapagtala kahapon na 24-hour monitoring nila ng 145 volcanic earthquakes including 70 volcanic tremors. With na-record sila, take note, ang 3 hybrid events, 3, mga kababayan. At tumataas po ang aktibidad ng Bulkang Taal kahapon. Nakapagtala rin sila ng 3 digits, ano, mga kababayan. At noong nakaraan, ang sulfur dioxide umabot ng 19,000. Ngayon po ay umabot lamang ng 9,000 plus, mga kababayan at mga kapinoy. At ang taas ng pag-steam niya ay nasa isang kilometro at kalahati or 1.5 kilometers or 1,500 meters ang taas ng kanyang plumes, ano, mga kababayan. Makikita niyo po rito, talaga namang usok na usok ang buong crater lake, mga kapinoy, nabubuo sa gitna. Minsan may nakikita kayo na dalawang usok na pinagmumulan, isa sa kaliwa, isa sa gitna, or yun, isa naman, isa sa kanan, isa sa gitna. Pero yung pong gitna, hindi siya nawawalan ng ano, pag-usok, mga kababayan. Sa tanghali naman, kaya hindi siya nakakataas ng steam kasi mainit na at ang kapaligiran mainit din. Kaya ganyan po. Pero actually, yan po ay nag-i-steam pa rin. Hindi na nga lang usok na usok kasi nga nagsasalubong ang parehong init. Siyempre, ano, pareho sila ng ano, nature. Kumbaga, at sa umaga, mahalamig ang panahon, mainit ang steaming, yun, nagsasalubong. Kaya nakikita natin, mga kapinoy, ano, ang pag-i-steam niya. At maya-maya, konti, may makikita tayo. Na sinabi ko nung nakaraan pa na aking picture ang Mount Tabaro. Ito pong Mount Tabaro na ito, crater din po ito, mga kapinoy. Itong Mount Tabaro ata, pumutok ito noong 1965. Pero tapusin muna natin ang ating kinukuhang drone footage dito sa crater lake ng main crater ng Taal Volcano, mga kababayan. Kita niyo po, oh. Ayan, ah, inilapit ko na ng malapitan para
Ang layo ko na po yan ay nasa 3,600 meters na, I think, mga kababayan, mula sa aking take-off area or kulang-kulang sa 4 na kilometro ang nilakbay ng ating drone, mga kapinoy at mga kababayan. Ito pong Mount Tabaro na ating pong kukunan maya-maya at sunod po nitong video na ito. Ito po ay crater din at may naiipon dito, mga kababayan, na alam nyo na, dahil nga sa mga nakalipas na pag-ulan, syempre merong mga ano, mga naiipong tubig doon mismo sa bunganga ng Mount Tabaro. Ay atin na pong paglakbayin ng ating drone. Nakadalawang beses pong akong palipad ng aking drone. Upang sabi ko nga ay sa live streaming ko kanina ay makakuha tayo ng magandang ano, magandang angulo or angle ng Mount Tabaro. Ayan po yung Mount Tabaro sa likod ng summit. At yun pong nasa pinakadulo na bundok, yung kulay nagbu-blue, ay ano naman po yan? Yan yung Mount Makulot dyan sa Cuenca. Ayan po, oh, mga kababayan. Ang baba ko lang dyan, ang altitude ko dyan ay nasa 100 meters lang po ang aking altitude, yung taas ng drone ko mula sa lupa. Pero ang nilakbay ko naman dito ay 3.3 kilometers sa Mount Tabaro na ito. Mula sa aking take-off area or location na Barangay Banyaga, Sitio Lungos. Ayan po mga kababayan, kung titingnan nyo rito, no? Ayan na, malapit na tayo sa bunganga ng Mount Tabaro. Mount Tabaro ba or Tabaro? Ito po ay pumutok daw noong 1965, sabi nila. Sabi ng ating mga eksperto. Tingnan natin kung mayroon ba talaga marami pang tubig. O ayan po, may tubig pa rin mga kapinoy at kababayan, ano? Ayan, kaya lang nangungulay kalawang na ano, pula. Bakit kaya? Parang porous eh, no? Porous ang dating, mga kapinoy. At dito ko rin titingnan yung parang may guho din ba sa likod ng ano, mga kababayan. Ano, ayan, no? Parang may guho, oh. Sinum ko pa eh. Parang may guho yung likod ng summit, mga kapinoy. At hanggang dyan muna, mga kababayan, ang aking nakunang ng ating munting drone. Sa araw na ito ng Miyerkules, November 10, 2021. At sana po ay lagi kayo sumubaybay. Salamat sa inyong pagtangkilik. At lagi tayong umasa sa magagawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kababayan. At lagi kong sinasabi rin na to God be the glory forever.